Tatlong mga klase ng mga kriminal ayon kay Lombroso. Sila ang ating mga pag-uusapan ngayong araw dito lamang sa RCJ4TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong uploads. So hindi na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Si Cesare Lombroso, mga kaibigan, ay isa sa pinakakilalang pangalan pagdating sa pag-aaral ng kriminolohiya at medyo marami-rami din siyang mga teorya at mga ambag tungkol sa pinagmumulan ng mga krimen. Ilan sa mga pag-aaral niya patungkol sa crime causations ay nakabase sa physical appearance ng mga tao kung ito ba ay may posibilidad na maging kriminal sa hinaharap. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang tungkol sa tatlong klase ng mga kriminal ayon mismo kay Cesare Lombroso. At ang pinakauna nga sa ating listahan ay ang tinatawag niyang mga born criminals. Ang mga born criminals, mga kaibigan, ayon kay Cesare Lombroso, ay may tinatawag na mga atavistic stigmata. So ano ba itong tinatawag niyang atavistic stigmata? Ito ay mga kakaibang mga features na makikita sa mukha ng isang tao tulad ng maliit na mga ilong, mahabang ilong, malaking mukha at marami pang iba. Ayon sa kanya, maaaring matukoy sa isang individual kung may posibilidad daw na ito ay makagawa ng isang krimen. Ayon sa kanya, dapat ay mayroon man lang kahit 5 atavistic stigmata ang makikita sa isang tao upang masubukan ang kanyang mga teorya patungkol dito. So kung ang isang tao ay kinakitaan daw ng mga ito, posibleng siya ay nabibilang sa mga tinatawag niyang mga born criminals. Ngunit siguro sa mga panahong ito, hindi na masyadong binibigyan ng importansya ang mukha ng isang tao kung ito ba ay may posibilidad na magiging kriminal dahil marami ng paraan ngayon ang na-develop upang matukoy ang isang tao kung ito ba ay posibleng makagawa ng krimen. Pangalawa, isang tinatawag naman niyang mga insane criminals. Ito ang mga taong hindi mo pakakitaan ng pagiging isang kriminal sa simula, ngunit naging kriminal sila dahil sa pagkakaroon ng ilang pagbabago ng takbo sa kanilang mga utak na naging dahilan upang hindi na nila malaman pa ang kaibahan ng tama at ng mali. Pwede mong ihalin tulad ang mga taong ito sa mga psychopath at mga habitual delinquents. And last but not the least is the criminaloids. Sila yung mga klase ng mga kriminal na may kakaunti lamang na bahid ng mga physical stigmata, ngunit sila ay nabibilang pa din sa mga habitual criminals, sa mga krimen din ng crime by passion at iba pang mga kaugnay patungkol din dito. At siguro, ay dito ko na muna tatapusin ang ating maikling usapan tungkol sa tatlong mga klase ng kriminal ayon kay Lombroso, at maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode! Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay mayroon kang natutunan ngayong araw. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming salamat sa iyo. Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like at share ka lang sa @RCJ4 Educational Vlog upang patuloy kitang ma-notify sa aking mga future uploads. Hanggang dito na lang kaibigan, at mag-iingat ka palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless at hanggang sa muli.